Yamashita Treasure Scanner para sa Pilipinas. Kami ang Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi, UAE. Isang device kung saan magagamit sa paghahanap ng treasure sa Pilipinas. Kung saan ito ay mayroong multi-system. Ito ang Infinity Max Pro na device. Mayroon itong 12 search system mula sa bansang Germany na gawa ng mega detection. Ito ay pwedeng gamitin sa kahit anong type ng soil sa Pilipinas. Halimbawa, ang 3D ground scan na mode kung saan ang user ay makakapili ng type ng soil. Bukod sa gold treasure, ito rin ay may kakayahan na makadetect ng tunnel at kuweba sa ilalim ng lupa. Ito ang mga sensor ng Infinity Max Pro na device. So ito ang kanyang main unit. Ang kanyang screen ay colored. At ito naman ang kanyang IMTU sensor. So para sa mga long range na system yan. So meron itong auto long range, manual at control long range locator. At meron din itong ionic and bionic. Ito ang ginagamit, itong IMTU sensor. At meron din siyang dalawang coil para sa VLF system. So merong maliit at merong malaki. At ito namang probe na ito ay para sa geophysical system. Itong MGS na sensor naman na ito ay para sa tunnel scan system at sa kanyang 3D ground scan. At meron din itong VST sensor para naman ito sa live stream at pointer. At ang huling-huli ay ito ang kanyang pulse induction na system. Ito ang kanyang coil na malaki. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tatlong system na pwedeng gamitin ng mga treasure hunter. So ito ang unang-una ay ang manual long range locator. So ito ay may kakayahan mag-locate ng target na iyong napili. So meron itong iba't ibang klase na target. So pwede kang mamili dyan. So meron itong silver, platinum, iron, gold veins, gold treasure, gold ore, gemstone, diamond, copper, cavity, at saka bronze. So halimbawa ang napili mo ay gold lang. So ang pag napili mo na yung gold, ang hahanapin ng device ay gold lamang, wala nang iba. At dito sa kanyang system na ito ay pwede ka rin mamili kung gaano kalayo or ang distance na iyong gustong hanapin or gusto mong hanapin ng device. So ito ay 100 meters hanggang 3,000 meters in front range yun. At pwede ka rin mamili ng lalim na gusto mong hanapin ng device. So kung halimbawa ang pinili mo ay 46 o kaya 40 lang, so hanggang 40 lang ang hahanapin ng device. So hanggang doon lang ang lalim na kaya niyang hanapin or yun lang yung kanyang limit, 46 meters lang. So hindi na siya lalagpas doon. Ito naman ang pangalawang system na pwede nyong gamitin para ma-remove nyo ang mga unwanted metal. Ito ang pinpointer. So itong pinpointer na to, gamitin nyo sa isang area kung saan na-locate ng manual long range locator. Yung area na yon ay pwede nyong i-scan ng pinpointer para ma-remove nyo yung mga unwanted metal bago nyo siya i-scan ng 3D ground scan. So ito namang graph na ito, pag tumaas ito, ibig sabihin may na-detect siyang metal. Ito ang pangatlong system na pwedeng gamitin ng mga treasure hunter. Ito ang 3D ground scan. Sa 3D ground scan, malalaman ng user kung ano ang lalim at sukat ng target. Dito sa ground scan na ito, pwede kang mamili kung ang device mismo ang gagamitin mo or yung tablet. Sa tablet, mas maigi itong gamitin dahil ito ay merong mega analyzer at ito ay kompleto ang kanyang data. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung example ng na-detect ng 3D ground scan. So ito yung tablet. Nakikita ninyo, ma-view mo siya in 2D at in 3D. At malalaman mo rin kung gaano kalalim ang mga target. So kada column niyan, meron siyang depth. So makikita mo, halimbawa dito, meron siyang 3.75 meters na lalim. So itong kulay na ito, makikita mo dyan, itong pula ay metallic object. So ito ay treasure at ito ay kuweba. So makikita nyo, itong blue na ito, ito ang tunnel. So pagka blue, ibig sabihin nun tunnel o cavity. So makikita mo ang image na ito, merong tunnel na papasok na papuntang kuweba na merong treasure. So dito, ang kulay green naman ay normal na ground lang. Pagka yellow ay natural mineral. Para sa inyo mga katanungan sa Infinity Max Pro na device, maaari nyo akong kontakin sa aking company number. Available dyan ang WhatsApp, Viber at saka Botim.